Tayo po, ang taray. Hinawa ko pa lang ganun, oh. Suplada. Oh. Hello mga ka-vlog, ito na naman ang inyong Sir Pabs. Ngayon po natin pag-usapan po ay ang paglalagay ng nest box or nesting tray like this, nesting tray dun sa ano po, sa inyong mga nganak na rabbit. So it's a windy day dito po sa ating, sa aming rabbitry. So medyo mahangin po dito kasi medyo mataas po yung level ng aming location. So medyo mahangin. So it's about 25 days from the from start doon sa ating mga doe. So maglalagay na po tayo ng nesting box or nesting tray. So ito po, ilalagay po natin to sa kanilang mga cages like this. Ito yung dalawa, si Chichay at si Evelu. So ilalagay po natin to sa kanilang cage para po ito po yung aanakan nila. What? So, 5 days before po ng manganak sila, maglalagay na po tayo ng nest box o nesting tray para po makapag-prepare po sila sa pag-anak at mapamiliarize po nila yung ito yung space ng nesting tray or nesting box para mapag-aralan po nila kung saan po nila kung saan sila po posisyon pagka sila ay inilabas na po nila yung kanilang mga anak. So maglalagay na po tayo ng nest box o nesting tray. So before po tayo maglagay ng nesting tray, babati muna po ako, magsa-shoutout muna po tayo kasi ito po, urgent po. Medyo parang gigil na po ito. Sa so, number one po eh, binabati ko po si Sir Gerald Gilindo, 08TB. Maraming salamat, Sir, sa iyong mga positive thoughts, positive comments sa aking mga vlog. So kahit simple lang, medyo natutuwa ka at meron kang nakukuhang mga ideas tsaka pointers sa aking mga sinishare sa aking vlog. So ito po, foreigner po yata ito, si Hemsley Gupay. So from Australia po ito. So nagpapabati rin pa si Mr. Shomoto Farm RYG Rabbit, Mr. Prince Ryan Matsunaga. Mukhang artista po yung pilyedo niya. Dating siyota ni Hearty Bangilista. At si Miss Nina Yael Cinco, si Ian J. Whitey, Kyle Faka, si Ma'am Mercy Maseda. Ma'am Mercy, hi, hello. Jeep, JJJ Backyard Racer, si Ma'am Tiny Mag Channel, hi, sarapan mo luto Ma'am Tiny ha, kapadalan mo ako dito sa Batangas. Si Sir Boss Chief TV, ito po, dati po siguro lagi po ako pinagdadasal nito, si Jesus Praise and Rabbitry, yan o. Si Mr. Lucio de los Reyes, B-Vlog, hello B-Vlog. Christopher Manahan, Sir David, do it yourself DIY, at saka si Giancarlo Ortega. So maraming salamat po sa inyong mga good thoughts and mga good comments sa ating ginagawa. So ito po, sinishare ko lang po para at least yung mga ginagawa ko po dito sa Rabbitry, kahit pa paano, may mapulot po kanyang konti, kahit konti lang. May share po ako sa inyo para at least lumagana po ang ating rabbit production, especially dito po sa Batangas and especially rin sa buong Pilipinas, para at least tayo po ay lahat-lahat tayo sabay-sabay umasenso. So eto po, before anything else po, doon po sa bago pa lang at ngayon pa lang po nanonood ng aking mga vlog, ng aking mga video at nakakita ng aking channel nito, please subscribe po. Please subscribe, like and share na rin po ninyo sa inyong mga friends para at least
lumagana po ang rabbitry sa buong Pilipinas and even the other country. So, eto na po ang inaabangan natin. Magkakabit na po tayo ng nesting tray. So, ano pong kailangan natin sa nesting tray? Pagkakabit po ng ating nest box or nesting tray. Pagka nesting tray po ganito, pag magkakabit po tayo ng nesting trays, siyempre po may mga butas-butas po yan. Ayan o, makikita nyo po. So, ito pong nabili ko na to, it's about 42 pesos po siya. Oh. 42 pesos yung pagkakabili ko. So, medyo large po siya kasi large po yung aking mga rabbit. So, what? Pag umupo po sila dyan, gusto ko po komportable paglabas po na kanila mga anak. And especially, piniprepare ko lang po kung madami po yung iaanak nila para po magkasya po sila dito sa ating nesting tray. So, okay lang naman po kung tatlo, dalawa, o ilan lang po yung kanilang maging anak. At least convenient po sila pagka medyo habang lumalaki sila. Saka, hindi basta-basta sila naapakan ng kanilang mama daw. Kasi pagka masikip po, so it's possible, especially marami po sila, maapakan po yung ano yung ating mga kids. So yun po ang ating iaboy natin. Sayang po kasi naghihintay po tayo ng matagal. So ang kailangan po natin, nesting tray, tapos ito po ay wire na pinagtatali namin sa halaman. So pwede po ito. Actually, natanggal po dito sa pinaka-cutter. May pinaka-cutter po siya yan. Ayan po. Cutter. Yan. Yan po kinakat. Tapos, ganito po. Any color naman po pwede. Ayan. Kakat nyo lang pong ganon. Depende sa haba. Ayan. Kakat nyo pong ganon. Oh. O, ayan po. May tunog pa po yan. Oh. O, yun. Ganon. So, depende po sa haba ng inyong paglalagayan. Kung merong side, maglalagay rin po tayo dito sa side. O, ganon. Sa gilid po ng ano, gilid po ng ating cage. Tapos dito rin po sa ilalim, maglalagay rin po tayo dito sa ilalim. Ganyan. Oh, ito po. Papakita ko po sa inyo ganyan po. Maglalagay po kayo sa ilalim kasi para po hindi siya gumagalaw. Hindi po siya nauusod ng ating dough pagka sumasapak po siya umaakyat para patitihin yung kanyang mga anak. So, magkabila po yan dito, tsaka po dito. Para po kahit na gumanong ganon siya, hindi po siya mahihila ng ating mama do. Tapos, safe rin po siya. So, tight fit lang po natin na nakakuan po dun sa sahig para po kung lumusot yung mga paa ng mga rabbit natin, yung mga kids, hindi po siya makaka-penetrate dun sa floor. Especially, ang floor po is yung mga wire. So, delikado po yun. So, kinakailangan po, pag naglagay po kayo, naka-tight fit po yung ano, yung pagkakatali para lapat-lapat po siya. Para din siya yung sahig. Parang po siya na parang sahig na rin po siya. Kasi, fit na po siya. At the same time, kaya po butas-butas po yung kuka natin. Kasi po yung blood po ni mama do, madami po yan. Especially pag marami siya naging anak. Marami po siyang blood na inilalabas. So, nililik po niya. Yung iba, anong tawag dito, natitira sa nest box. So, yung po, prone po sa mga langgam. So, before po, yung sa una kong vlog, sa huli kong vlog po, nag-spray po ako ng pamatay ng mga langgam para hindi po magkaroon ng langgam ang ating rabbitry. And hindi po kagatin ng ating mga kids. So, ito pong nabili ko, ay medyo malalaki po ang butas. So, advice ko po is yung mas maliliit. So, gagawin ko na lang po ng paraan para lumapat siya dun sa sahig ng ating cage. So, didiskartehan ko na lang po kasi wala po akong makita na yung mamverify ng ano niya, yung mas maninipis yung butas. So, I suggest po na kung kayo bibili ng nesting tray, eh yung pong maliliit ang butas para po safe po yung ating mga kids, hindi po maiipit. Especially pagka tumatagal po, tawag dito, sampa ng sampa si mama do, sasampa pong ganyan. So, nagaganon. So, minsan pagka medyo may nahina po yung tali natin, napipigtas po siya. So, nagmumove po yung nesting tray niya. So, yun po, prone po. Mas lalo pa, ang mga kids ay 5 days old pa lang. So, hindi pa po sila
nakakatayo. Nag-i-start pa lang po silang ano, nakakamero po sila ng yung balahibo. Tapos nagiging kung white, New Zealand white po sila, like sa akin po, puro puti na siya, pero manipis lang po yun. So, hindi pa po siya nakakatayo. So, kailangan pagka nanganak na po, safekeeping po natin yung mga kits, yung mga alaga po nating rabbit, para hindi po sayang ating paghintay. So, start na po natin na magkabit ng nesting tray. O, kung kayo po, nest box yung kanyo, nest box po yung lagay nyo, yung mabigat para hindi po namumuo. So, start na po tayo. Ayan mga ka-vlog, mag-start na po tayo maglagay ng nest box. So, ilalagay na po natin yung, actually, nesting tray pala to. Nesting tray. So, ikukan na po natin. Ito, unahin po natin ay si Chichay. Ayan po, si Chichay. Ayan po yung si Mama Chichay. Yung apat po na yan, upgraded na po lahat yan kasi local New Zealand po ang ano, local New Zealand. Local New Zealand po yung tatay niya, kaya upgraded na po siya. So, lagyan na po natin ang nesting tray si Chichay. Chichay! Kumusta ka na, Chichay? Taray! Ginawa ko palang gano'n, no? Suplada. Oh, lagyan na kita ng nesting tray. Oh, oh, kita nyo, oh. Mupo niya, oh. Tingnan nyo, ayaw niya. Oh, ayaw niya magpalagay. Ayaw magpalagay. Ng dalawang nest box. Ayan po, ito po yung kay Evelo naman. Yan si Evelo. Tingnan nyo po yan. Ah. Upgraded New Zealand po yan. Ah. Kasi yung nest tray po, ilalagay nyo po siya kung saan hindi siya umiihi o di kaya tumatay. So, sa case po ni Ameg, doon po siya umiihi sa corner na yon. Ayan o. Oh. Yan, makikita nyo po, doon po siya umiihi sa corner na yon. So, pakikita ko po sa inyo kung saan siya umiihi. Ayan. Ayan po si Amig. Kine-check na niya yung basket. Ayan o, dyan po siya umiihi. Pag maglalagay po kayo ng nest tray o nest box, huwag nyo pong ilalagay doon sa kung saan siya umiihi. Kasi, pag doon po siya nasanay na umiihi, ay iihian lang niya po yung nest tray na ilalagay nyo. Tataihan lang niya. So, hindi po siya doon manganak. Kung saan, manganganak siya po doon sa kung saan siya lagi nagre-rest. Yan, doon nyo po ilalagay ang nest tray para hindi po masayang yung ano po, yung ilalagay nyo pong nest box o nest tray. So, yun po, paalala po ha, para po hindi masayang po yung paghihintay natin. Ka-vlog, nakatapos na tayo maglagay ng mga nesting tray. Yun lang po ang ating video ngayon. Ito po yung vlog natin ngayon. So, doon po sa hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share na rin po. Masaya po dito. So, ito po yung inyo pong Sir Pubs na nagbibigay ng mga tips.